Magandang gabi. Narito ang latest na Civil Weather Bulletin number 21 na iniulat ng Pag-asa at inisyo ngayong 5 PM ngayong April 21, 2021. Ayon nga sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, si Typhoon Bising slightly weakens as it accelerates northward. As of 4 PM today, ang matanga ni Typhoon Bising ay namataan sa may 345 km east-northeast ng Tuguegarao City, Cagayan or dyan sa may 345 km east ng Apari, Cagayan. Mayroon itong maximum strength sustained winds na 165 km per hour na aabot sa gitna at may pagbugso na maaaring umabot sa 205 km per hour. Ang movement nito ay patungo ito ng northward at 15 km per hour. Bagamat bahagya ng ang humina, mayroon pa rin tayong Tropical Cyclone Warning Signal number 1 at ito ay nakataas pa rin dito sa mga lugar na ito sa Luzon. Ito ay sa Batanes, kabilang ng Babuyan Islands, eastern portion ng Cagayan. Ito ay sa Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Camalanyugan, Bugey, Apari, Santa Teresita, Alcala, Amulong, Igig, Tuguegarao City. At sa eastern portion ng Isabela, ito ay sa mga lugar ng San Pablo, Maconacan, Divilacan, Tumawini, Cabagan, Palanan, Dinapige, San Guillermo, Benito Sullivan, San Mariano, Ilagan, Gamo, at San Agilian. Ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa ibang lugar ay inalis na. Ang magiging forecast position ni Bagyong Bising within 24 hours or bukas na tanghali, ito ay nasa 335 km east ng Basco, Batanes. At within 48 hours or Friday ng tanghali, ito ay nasa 695 km east ng Itbayat, Batanes. At within 72 hours or sa Saturday ng tanghali, ito ay nasa 1,040 km east ng extreme northern Luzon. At sa Linggo ng tanghali, within 96 hours, ito ay nasa 1,645 km east ng extreme northern Luzon or outside ng Philippine Area of Responsibility. At sa Lunes ng tanghali, within 120 hours, ito ay nasa 2,360 km east-northeast ng extreme northern Luzon at ito ay talaga namang nasa outside na ng Philippine Area of Responsibility. In the next 24 hours, dahil pa rin nga sa epekto ni Bagyong Bising at dahil na rin sa epekto ng northeasterly wind flow, may mga sea conditions pa rin tayo na maaaring maramdaman at ma-experience sa ating mga coastal waters sa bansa. Maaaring magkaroon ng rough to high seas dyan sa may northern at eastern seaboards ng northern Luzon at sa eastern seaboard ng central Luzon na maaaring umabot ang alon sa 2.5 to 7 meters. Sea travel is still risky pa rin sa mga lalo na dun sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. Rough naman to very rough seas ang maaaring maramdaman dyan sa may western seaboard ng northern Luzon at sa may eastern seaboard ng southern Luzon na may pag-alo na maaaring umabot sa 2.8 to 4.5 meters. Sea travel ay risky pa rin sa mga lugar na ito lalo na dun sa may mga maliliit na sasakyang pandagat. Mariners without the proper experience should immediately seek safe harbor. Moderate naman to rough seas ang maaaring maramdaman sa may western seaboard ng Central Luzon at sa northern at eastern seaboard ng Northern Samar na may pag-alo na aabot sa 1.5 to 3 meters. Mariners of small sea craft are advised not to venture out over these waters at yung mga inexperienced mariners daw of these vessels should avoid navigating sa ganitong kondisyon ng ating karagatan. Ayon nga sa forecast ng Pag-asa, si Typhoon Bising ay maaaring tuluyan ng lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa April 25 sa Linggo po yan ng umaga. Para sa iba pang mga ulat ng balita, maaari tayong tumutok sa official Facebook page ng Pag-asa. Ito ay sa pagasa.dost.gov.ph. Thank you for watching RDM Designs at mag-ingat po tayong lahat at maging handa sa anumang maging dulot ng bagyong si Bising.